Yo, what's up mga ka-Werdos? Good morning, magandang araw sa inyong lahat. Magandang tanghali, panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon mga ka-Werdos. So, ito ngayon mga ka-Werdos, total nagbabiyahe naman lang ako. May napapansin kasi ako mga ka-Werdos sa mga nanonood sa mga vlog ko. So, mas marami ang nanonood sa mga tutorial. Sa halimbawa, nagturo ako kung paano imaneho nito. Siguro maraming gustong matuto, kaya dami siguro ang nanonood. So, ganito yung mga kawido sa magbibigay ako sa inyo ng kunting tip para ito sa mga baguhang driver sa mga gustong matuto magmaneho ng sasakyan. So, bibigyan ko kayo ng kunting tip. Kasi hindi ako magaling na driver, ay galing lang din ako sa pagiging painante bago ako matuto sa ganito. Malakas lang talaga loob ko kaya ako natuto ng magmaneho ng ganitong kalaking sasakyan. Pero para sa akin kulang pa to, gusto ko yung mas malaki pa. Pero mag-aaral pa tayo dyan. So ito mga kawerdos, kung ikaw ay isa akong viewers at isa kang nanonood sa mga vlog ko, nanonood ka ng mga vlog na tungkol sa ganito, sa mga sasakyan, kung paano magmaneho para matuto ka. So para to sa iyo mga kawerdos, so siyempre dun tayo sa main topic, tuturuan ko kayo mga kawerdos kung paano bitawan yung pedal ng tatlong pedal ng sasakyan na to. Itong sasakyan na to mga kawerdos ay close band, track na close band. So, manual to mga kawerdos, isang clutch, kaliwang pa clutch, tapos sa kanan isang gas, saka isang preno sa gitna. So, yun yan. So, yun ang ituturo ko sa inyo mga kawerdos kung paano siya bitawan. Kung isa ka palang baguhan at gusto mong matuto magmaneho, kasi pag siyempre pag baguhan, mamamatay talaga yung mamamatay yung makina, kasi hindi mo matatansya yung pagbitaw ng clutch kapag baguhan ka lang. Parang sa motor lang yan eh, pag hindi mo natansya pagbitaw ng clutch ng motor, kumakadyot yung motor, so mamamatay yung makina, so magugulat ka. So ganun yun. So ganito yung ituturo ko sa inyo mga kawerdos para to sa mga gustong matuto magmaneho, mga nangangarap na gustong matutong magmaneho sa ganitong uri ng sasakyan, ganitong truck na malaki. Pwede kaya kahit anong sasakyan diyan. So para to sa inyo. So tip ko to sa inyo mga kawerdos. So pakita ko muna sa inyo mga kawerdos dito yung clutch, pedal, tsaka pedal tsaka preno, gas, tsaka clutch. So tatlo 'yon. So babalik ka rin ko mga kawerdos yung camera kasi nandito sa ilalim. So ito, babalik na lang yung camera, papakita ko sa inyo. So sana kita. So ito na mga kawerdos, so yan, kung makikita nyo, ito yung clutch, ito yung clutch, yan ang clutch, ito yung preno sa gitna, tapos ito yung gas, ito yung gas, yung acceleration ng sasakyan na to. So ganito yung mga kawerdos, so kung baguhan ka pa lang, imbawa baguhan ka pa lang, so ito yung cambio. So pag-aralan mo muna 'to kasi iba-iba yung iba-iba yung kambyada ng sasakyan. Meron yung reverse na pag ganun, tutulak mo ng pa kanan na tulak pag ganun, tapos igaganon mo. Merong ganung reverse, yung sinatawag na atras. So ito, iba 'to. Dalawang klase lang yan, minsan nandito yung reverse, minsan nandito yung reverse. Itong R na 'to, kung nakikita niyo yan, yung R na yan. So ito ang reverse nito ay ganyan. Tutulak mo ng pakaliwa, tapos itutulak mo ng pataas. Pakaliwa, pataas. So, atras yan. Reverse na yan. So, ganun yan. So, ito mga kawerdos. So, para sa pagbibitaw ng pagbibitaw ng clutch, para hindi ka mamatayan ng makina sa mga gustong matuto. So, ganito lang ang gagawin nyo mga kawerdos. Siyempre, ay ito yung clutch. Tatapakan mo muna yung clutch. Halimbawa, buhay yung makina. Gusto mo nang tumakbo. So tatapakan mo 'yan, 'di ba? Tatapakan mo 'yan. Didiin mo 'yan. Tapos ito, ikakambyo mo siya. Kung wala ka namang karga, halimbawa, walang laman yung truck mo, pwede mo siya ipasok lang segunda. Ganyan. Tulak mo lang siyang paganon. Susundan mo lang tong araw na 'to, itong araw na 'to. So pataas. Halimbawa, nakakambyo na 'yan. 'Di ba? Nakakambyo na, buhay yung makina 'yan. Iisipin niyo lang, buhay yung makina. So para hindi ka mamatayan ng makina, itong clutch na to, ayan mga kawerdos, ito itong kinatapakan ko, ito preno to. Itong clutch na to, nakadiin yan,
hindi yan tatakbo yung makina, di ba? Kasi nakatapa ka sa clutch. So, kung isa kang baguhan na gusto mong matuto, so ganito yung gagawin mo mga kawerdos para hindi ka mamatay ng makina. So, bibitawan mo lang siya ng kalahati. Yan, kalahati. Kalahati lang, huwag mo igaganon. Kalahati lang, yung tinatawag na half clutch. Pagdating ng half clutch, igaganyan mo siya half clutch. So, tatakbo yung sasakyan, pero madahan-dahan. Dahan-dahan lang yan. Kahit dito, kahit di mo to apakan, yung gas na to, pag binitawan mo ng kalahati yung clutch, ganyan, kalahati lang, kalahati, tatakbo na yung sasakyan. Pero hindi yan mamamatay. Hindi yan mamamatay yung makina. So, buhay pa rin yan. Pero pag binitawan mo yan ng buo, na hindi mo to tapakan yung gas, halimbawa, ginanyan mo, binitawan mo ng buo, tapos di mo to tinapakan, mamamatay yung makina. So, ganyan yan. So, dahil isa ka lang baguhan, gusto mo palang magsubok sa unang subok. So, ganito ang gagawin mo. Ito lang yung mga kawdos ang technique. Ayan. Pag ganyan, bibitawan mo lang yung clutch ng kalahati. Kalahati lang. Kalahati lang yan. Hindi yan ganun. Hindi yan full. Kalahati lang. Simula dyan hanggang dyan lang. Kalahati. So, hindi yan mamamatay yung makina. Tatakbo yung sasakyan pero mabagal. Mabagal na mabagal. So, tapos yung isa mo namang kanan mong paa, yung kanan mong paa, syempre, pag nakabitaw ka dyan, pag nakakalahating half clutch ka, so yung isa mong paa, yung ito, yung paa mo na kanan, kailangan nandito nakaapak sa preno. So, in case na tumakbo siya ng, mabitawan mo to ng bigla, kailangan ng paa mo naka-ready sa preno. Kailangan preno mo kagad siya, ganun yung. Ganun lang yung kasimple mga kawerdos. Kailangan lang malakas ang loob mo. Yun ang pinaka-importante. So sa ano naman, halimbawa, gusto mong mag-gas. Gusto mong tapakan yung gas. So kung gusto mong tapakan, half clutch ka lang. Ganyan pack, half clutch. Tapos yung ito, yung gas, unti-untiin mo lang. Unti. Pakiramdaman mo yung tunog ng makina. Pag alam mo nang pang medyo malakas na yung tunog, ibig sabihin malakas ang hatak niyan. Kaya ganun-ganun lang yung apak niya mga kawerdos, so ganun-ganun lang. Hop, ganyan papitik-pitik lang muna. Pitik-pitik tapos yung pag pitik-pitik mo, pitik-pitikin mo lang to ng konti. Konti lang talaga, konti. Pakiramdaman mo yung tunog ng makina. Tapos ito naman, kailangan nag-half-clutch lang siya. Half-clutch. Pero pag tumatakbo na yung sasakyan ng tuloy-tuloy, pwede mo na siyang bitawan diretso. So ganun lang 'yan. Ganun lang kasimple mga kawerdos. So yun lang muna ang ituturo sa inyo. So yun lang muna mga kawerdos yung ituturo ko sa inyo sa pagbibitaw lang ng clutch. Pagbibitaw lang ng clutch. Para hindi ka mamatayan ng makina. Sa, para to sa mga baguhan ha. Hindi para dun sa mga marunong na magmaneho. Para to sa mga baguhan na gustong matuto. So yun lang. At kung mayroon kang gustong tanungin o gusto nung matuto, so comment nyo lang sa baba. Sisikapin ko gawa na ulit ng video para po sa inyo sa mga gustong matuto magmaneho. So yun lang mga kawerdos, so bago ako magpaalam sa inyo, like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Pag-hit na rin mga kawerdos yung notification bell dyan sa gilid para lagi kang notify sa aking mga video. Para pag gumawa ako ng mga tutorial na ganito, na basic na tutorial sa track, ma-update ka lagi. So hanggang dito na lang. See you next vlog. Peace. I'm out. Bye-bye.